Nasa kabilang linya rin si Miss Dreamline Sanchez ng Aman Jordan. Nais nitong dumulog sa ating programa upang makabalik ng Pilipinas. Dahil end contract na ito at di magandang pagtrato sa kanya ng kanyang amo. Nangako ang kanyang agency ng tiket pa uwi, ngunit 6 na buwan na ang nakalilipas ay wala pa rin nangyayari hanggang ngayon. On the phone, makakausap natin si Miss Dreamline Sanchez. Hello, Ma'am Dreamline. Magandang hapon. Good afternoon po, Sir John. Good morning po dito. Yes, Ma'am Dreamline, nakikinig sa iyo. Andito po ako ngayon Ma'am Dreamline, pakikwento po at nakikinig sa iyo ang administrator ng POA ngayon, si Yosik Bernard. Kasi po, Sir. Opo, salamat po. Kasi po, Sir, nag-abroad po ako dito sa Jordan. Ngayon, natapos ko po yung kontrata ko ng 2 years. Tapos, pina-extend po ako ng amo ko ng until December. Tapos, pinangakuan po ako 4 times na magbabakasyon. Tapos, hindi rin po nila tinutupad yung pangako nila. Ang dami nilang dinadahilan. So, yung kontrata ko po, sobra pa po yun sa 2 years. Wala rin po akong violation, wala ako lahat kaso. Pero nung mag-flight na po sana ako, Sir, nung ayaw po nila akong bilan ng ticket dahil mahal daw po, Sir. Ngayon, ang nangyari po, bumalik po ako sa agency. Yung agency po, dinala po ako dito sa Poloowan ng Jordan. Sa Polo na siya. Sa embassy. Kasi... Opo, nagpadala po ako dito. Ngayon, ang nangyari po kasi, nung dapat March 5 po, mag-flight na po ako, nagka-COVID po ako. Ngayon, nung after 14 days nung March 5, gumaling po ako sa COVID, nag-negative na po ako. So, ang nangyari po, hindi po nila pala inasikaso yung yung agency ko na iparibok yung ticket ko sa amo ko. Tapos, ayun na nga po, tumagal po ng tumagal. Kasi ang balak po kasi ng agency ko, pag nainip ako dito, magtrabaho ako uli, ibenta nila ako ulit. Ngayon, hindi na po ako pumayag na magtrabaho. Ngayon, ang gusto ko na po kasi umuwi. Ito pong agency ko po, hindi po inasikaso yung rebooking ko, hindi po ako inasikaso yung mga papeles ko dun sa amo ko. So, ang nangyari po, Sir, tumagal po ako ng 6 months dito. Tapos, linggo-linggo, pinapangakuan po ako na uuwi na ako. Yung mga anak ko, yun din po ang sinasabi ko sa kanila na uuwi na ako. Tapos, every week na 6 months, wala pong nangyari hanggang ngayon. Okay, Sir Yusek. Okay, Ate Dreamline, narinig po natin, maliwanag po ang kwento ninyo, At ayon po sa salaysay ninyo, nakausap na ninyo mismo yung recruitment agency na siya pong nag-deploy sa inyo dyan sa bansang Jordan. Pero gayon pa man, kahit na paulit-ulit na pinapahiwatig ninyo na nais nyo nang umuwi, hindi po ginagampanan yung kanilang tungkulin for the repatriation, no? Dahil end of contract kayo, karapatan po ninyong humingi talaga ng repatriation dahil natapos na po ninyo ang inyo pong kontrata. Hayaan po ninyo, kukontakin ng POEA mismo ang inyo pong agency at kapag hindi po nila tinupad ang pangako na kayo ay iuwi, sususpindihin po natin ang kanilang lisensya at hindi po natin yun ililip hanggat hindi po kayo nakakauwi sa lalong madaling panahon. At saka po, Sir, yun po, agency ko po dyan sa Pilipinas. Nung mura pa po ang ticket, nagmamakaawa ko sa kanila na makihati na lang po ako, mangungutang na lang ako. Hindi rin po ako inaksyonan. Pero ngayon, yung agency ko dyan sa Pilipinas. Alam niyo po, Yusek Bernard, nakausap po ng action center natin yung inirereklamong agency, ngunit hindi po ito nagbigay ng kanilang pahayag. Nagkakamali sila ngayon. Nagbigay na ng ultimatum si Yusek Bernard. Kaya, Dreamline, asahan mo na makakauwi ka na, sir. Dahil ang head na ng POA, EA ang nangako sa'yo. Sa
Salamat po. Sir, yun po sana amo ko, sir. Ano, gusto ko po sana rin na ma-blacklist yung amo ko kasi yun po ay nananakit po kasi sinaktan po ako nun minsan yung amo ko. Tapos lahat po yung karapatan ko po na may day off. Hindi po nila ako pinagde-day off, lahat-lahat. Kung makakuha po sila ng ibang Pilipina ulit, kawawa po. Kaya ano po, yung agency ko rin po dito sa Jordan, sir, sinasaktan po nila yung mga empleyado nila. May video po ako dito. Kaya dapat lang po kasi kung makakuha po sila ng ibang Pilipina, baka po ganun uli ang gawin sa akin. Hindi po nila asikasuhin. Tama yung gagawin mo, no, Dreamlin, ano, yung mga tulad mong OFWs ang kinakailangan nating i-deploy. Yung alam nila, ang kanilang karapatan, at alam nila kung paano maiiwasan yung mga ganyang abusadong employer, no? Pagdating mo rito, pupunta ka sa aking opisina at iba-blacklist natin yung abusadong employer na yan. Ayan, galing. Dreamlin, si ating Emma ito, huwag mong buburahin yung mga video na nasa iyo, ha, at na para maging ebidensya. Opo, ma'am. Oo, sige, salamat din sa i-send ko po sa inyo ngayon, ma'am, na irinarab nila yung mga ano po nila, aplikante nila pag ayaw sumama sa amo. Kasi po, yung aplikante ko kasi, tumatakas sa amo kasi sinasaktan. Hindi kumakain ng maayos. Pag dinala sila sa agency na ito, pinipilit nila, hinihila-hila nila, tinutulak-tulak nila pag ayaw sumama sa amo. Ayun. O kaya sige, yun po, gusto ko po sanang mai-blacklist sila kasi pati yung amo ko kasi po buong pamilya po sila, ganun po talaga sila. Oo, masyado parang slave ang turing Yusek, no? Pero ngayon magkakaroon na nasagot, Dreamlin, lahat ng iyong kagustuhang mangyari dahil andyan na sinagot na yan ng ating POEA ano. Admi Bernard Olalia. Yan, tama ang paglapit mo dito sa amin, sa ating programa. Sige, Dreamlin. Maraming salamat. Oo, Dreamlin. Kasi po, ma'am, ganito po. Oo. Opo, ma'am. Kasi po ganito po, ma'am. Ako po ay single mother simula po nung 16 years ago. Wala na po akong asawa. May tatlo po kasi akong anak. Ngayon na-stuck na po ako dito sa Philippine O1 ng ilang buwan. 6 months na po. Siyempre, yung mga anak ko po, nagagalit na sila, blinak na nila ako lahat-lahat. Dahil pangako ako ng pangako muna, kung Dreamlin. Ano yung pinapangako po sa akin dito sa UWA. Dreamlin, nasaan yung mga anak mo ngayon? Hindi ko na po alam. Blinak na po nila ako. Beses na po ako nangako. Saan lugar? Andito po sa... Nandun po sila sa Laguna po yung lalaki na anak ko. Yung anak ko na isa nasa Isabela. Yung anak ko na isa nasa ibang bansa na po. Sige, ganito, Dreamlin, ha, ganito. Pag uwi mo rito, tutulungan ka namin na magkasama-sama kayo. Na mag-uuli, ha. Kami na ang tutulong sa'yo. Pero sa, makauwi ka muna. Okay, salamat. Magkita-kita tayo rito. Magkita-kita tayo pagka nakauwi ka, ha? Salamat sa pagtitiwala mo sa... Salamat po. Salamat sa pagtitiwala mo sa Rectang Connect. Yan.